If you ask me, why do I stand here so unafraid of everything around me? Proudly I would say, I am a Muslim. Salam. Tanong ko lang ho, makapasok ba sa surga ang taong nagsisigarilyo? Si Datu Udi Alikan ng Makadayon Talitay. Ah, ano yung surga, Sheikh? Di ba Maguindanaon word yan? Surga, oh, yung... Paraiso yan, sir. Ah, paraiso, oh, no? Paraiso. So, ang tanong Diyan niya... Diyan na yan. Diyan na. Ah, okay. So, yun pala. Ang tanong niya, Sheikh, ay makapasok daw ba sa paraiso, sa surga, yung taong naninigarilyo? Mm-hmm. Naku po. Eh, daming tatamaan nito, Sheikh, no? Ako, marami akong kilala na mahilig manigarilyo, eh. Araw-araw naninigarilyo. Oras-oras, minuto-minuto. Laging umuusok. Di ba yung demonyo, umuusok din yan? Yung demonyo, yung makikita mo sa mga ano, yung demonyo, umuusok, di ba? Bilang tanda na may apoy sa kanya, umuusok siya, eh. Yung kapre, sabi nila, umuusok din daw. Anyway, ang tanong naman niya, eh makapasok ba sa paraiso ang taong naninigarilyo? Ang sagot ko po, ang sagot po namin, ito pong paninigarilyo, ito po yung isang ori ng suicide. Mm-hmm. Suicide po yan, eh. Sana maintindihan po yung salitang suicide. Ito yung isang uri ng pagpapakamatay. Meron kasing dalawang uri ng pagpapakamatay. Mm-hmm. Yun pong pagpapakamatay na biglaan. Halimbawa, agad-agad kukuha ka ng 45, itutok mo sa sintido mo, papuputukin mo ito, patay ka na agad. That is, ano yan, biglaan ng suicide yun. Mm-hmm. Meron din pong suicide na dahan-dahan. No, yung dahan-dahan mo, pinapatay ang sarili mo. Mm-hmm. Oh. So, ito po yung dahan-dahan na pagpapakamatay, ito pong paninigarilyo. Ngayon, ang tanong, ito po bang pag-suicide? Ito po bang pagpapahamak natin sa ating mga sarili? Ito po ba ay bawal sa Islam o hindi? Bawal po yan. Sinabi po sa chapter 2 ng maluwalhating Quran, ang talata po ay 195, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Ayan, ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan, sabi niya. At gumugol kayo, ibig sabihin gumastos kayo ng inyong kayamanan, yun ang kanilang tutukoy, alang-alang sa landas ni Allah. Well, kapag ikay pinakutusan na gagastos, sabi niya, yung kayamanan mo, gagastusin mo raw ito sa landas ng Allah. Sa kayamanan, ha? Mm-hmm. Isabihin, may pera ka, gagastusin mo sa landas ng Allah. Siyempre, kapag ka bibili ka ng sigarilyo, hindi naman ito sa landas ng Allah, di ba? Ito ay sa landas ng kapahamakan. Okay. May karugtong pa yan, eh. At huwag hayaan ang inyong sariling mga kamay ang maghantong sa kapahamakan. Ayun. Mm-hmm. Ang sabi niya, huwag hayaan yung sariling mong mga kamay na siyang maghantong sa iyo sa kapahamakan. Ano bang ginagamit mo sa pagsisigarilyo? Sabi niya, hindi kamay ang ginagamit ko sa pagsisigarilyo. Pwede pa rin dahil ang ginagamit ko pa. Yun naman ang... May mga taong pilosopo kasi, Sheikh, no? Sabi niya, hindi ako kasama sa talata. Dahil kapag ka naninigarilyo ako, ang ginagamit ko ay yung aking paa. Ay, mahirap. Hindi yung kamay. Hirap yan. Oo. Eh, sabi kasi sa talata, sabi niya, yung mga pilosopo ba, sabi dyan, huwag mong hayaan ang iyong sariling kamay ang maghantong sa kapahamakan. Kaya hindi ako kasama dyan, pa ang gagamitin ko kung maninigarilyo ako. No? Pero sabi ng Allah, kapag gagastos ka sa kanyang landas. Yun ang utos niya, eh. Hindi ka dapat gagastos para sa ikapapahamak mo. No? O, kasi utos ng Allah, kapag gagastos ka sa kanyang landas. Ay, isipin mo lang, araw-araw, sa isang araw, nakagagastos ka ng
isang kaha ba? Minsan pa susubra pa yung shake, mm-hmm. Diba? Magkano ba isang kaha ngayon? Hindi kasi tayo na nigarilyo, no? Hindi natin alam siya. Pagpalagay na natin, ang isang kaha ng sigarilyo ngayon ay 30 pesos, 30. Mm-hmm. So, sa loob ng isang araw, ikaw ay nagsusunog. No? Nagsusunog ka ng pera na halagang 30 pesos. Ayaw. Can you imagine? Nagsusunog ka, imbis na gagastusin mo ito sa landas ng Allah sapagat yun ang utos sa'yo, sinusunog mo. Ayaw. Kasi bumili ka ng sigarilyo, sinusunog mo 30 pesos. Ngayon, halimbawa kung siya ay sa loob ng isang taon, can you imagine, Sheikh? Sa loob ng isang taon, araw-araw, ikaw ay nagsusunog ng 30 pesos. So, sa loob ng isang taon, merong 365 days. Ito, times mo yun. Sa loob ng isang taon, nagsusunog ka ng pera na halagang 1,950. Ang laking bagay nun, Sheikh, no? Ang laking bagay yan kung sakaling binigay mo ito sa landas ng Allah. Ngayon, merong isang tao dyan na tag 5 years, 10 years, 15 years, 20 years na siyang naninigarilyo. Halimbawa, 20 years na siyang naninigarilyo. Magkano na kaya ang halaga ng pera na kanyang nasunog? Okay, times 20 tayo, Sheikh. So, sa loob ng 20 years na paninigarilyo niya, nakapagsunog siya ng 21,000, nakapagsunog siya ng 219,000 halaga ng pera. Can you imagine? Ang laking pera yun. Ang utos sa'yo ng Aba, gumastos ka sa landas ng Aba. Hindi doon sa landas ng kapahamakan. O. Tapos, ayon sa pag-aaral ngayon, yung sigarilyo, meron siyang more or less 5,000 dangerous chemicals na makakapatay sa tao. Andyan yung ginagamit sa pag-poison ng mga daga, yung racumin, no? Yung ginagamit sa battery, nandyan. Yung ginagamit sa muriatic, andyan lahat. Almost 5,000 dangerous chemicals. Pati yung formalin na ginagamit sa pag-imbal ng patay na tao, nasa sigarilyo din yun. Yes, nasa sigarilyo yun. Kaya nga, kapag makita mo dun sa pakete niya, government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Oh, can you imagine? Ngayon, sabihin mo na hindi haram yan. Naku, hindi ka talaga makakapasok sa paraiso. Alam mo bakit? Kahit na hindi na natin na huwag mo nang anuhin yun. Ha? Kahit na hindi mo na isipin itong kapahamakan o dangerous na mga chemicals na andyan. Maliban lang siya kung magtawbat siya. Oh, yes, exact kung magtawbat siya. No? Ngayon, sabi dito, Sheikh, siyempre, kapag ka ikay gumagastos doon sa gumagasto ka ng malaking halaga ng pera na wala namang kapararakan, wala namang matinong kahantungan, nagwawaldas ka, kumbaga, no? Nagwawaldas ka niyan, eh. No, nagwawaldas ka, ano ba ang tawag ng Quran doon sa mga taong nagwawaldas? Nagwawaldas, no? Nagwawaldas siya, eh. Kapag sunog ka ng sunog ng pera, nagwawaldas ka. Yan. Ang sabi po sa Quran, ito pong mga taong mapagwaldas, nagsusunog ng pera, nagtatapo ng pera, no? Ito po yung mga taong mga kapatid ng demonyo. Allahu Akbar. Sa chapter 17, ang talata po ay 27, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal mubadhirina kanu ikhwanash shayatin. Wa kanash shaytanu li rabbihi kafura. Grabe, no? Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, katotohanan, ang mapagwaldas ay mga kapatid ng demonyo. Mm-hmm. At ang demonyo ay lagi nang walang utang na loob ng pasasalamat sa kanyang Panginoon. Alam mo, Sheikh, matanggap ko pa na sabihin na sa akin na ako'y kapatid ng unggoy. Pero kung sabihin na ikay kapatid ng demonyo, aba, eh saan ba mapunta ang demonyo? Sa impyerno. Asahan mo na, doon din ang bagsak. Maliban na lang kung magtawba ka.
Sabi ni Sheikh Morris, ano po? So sa atin pong mga, sa atin pong nagtanong na si Dato Udi, no, alikan ng Talitay, yun po ang aming kasagutan.